Nakatakdang ilipad na bukas papuntang Cebu ang mga labi ni dating Press Secretary Serge Raymonde. Kaya sa pangatlong araw ng lamay para sa naging tagapagsalita ng Pangulo, dinala ang kanyang mga labi sa itinuring niyang pangalawang tahanan. Yan ang ulat ni Ron Gagala. Ibinalik sa Malacanang si Press Secretary Serge Raymonde sa huling pagkakataon bago siya ilipad papuntang Argao, Cebu bukas. Sa Heroes Hall ng palasyo, nagkita-kita ang mga pinakamalalapit sa kalihim at nagbigay ng kanya-kanyang huling mensahe para sa yumaong kaibigan. Kind and valued heart will not leave this hurt unrecognized. And that's the message of Press Secretary Serge Raymonde. The shock and sadness, I think, is a testament to how much he was loved. Serge, if you wish to know how much you are loved and respected, just look around you. Serge, thank you for being a friend. Ang tingin ng mga reporter sa Malacanang, seryoso si Raymonde sa trabaho. Mahusay magsalita, kahit may puntong Bisaya, pero hindi niya ito ikinahiya. We stood as godparents to one of the child of one of our colleague, and then he turned to our comare, Miss Isabel De Leon, who is now with Bulletin, and then he said, "Marie." And then Isabel said, hindi ako si Marie, and she was referring to Miss Marie Peña Ruiz of Raja Dubai. No. Magkumari na tayo, sabi niya. Sabi ng asawa ng namatay na press secretary na isang Danish, winarningan siya ng mga kaibigan nang makilala niya si Serge Raymonde. When I told them about Serge, I told them I had met this fantastic man, and they were very concerned. And they warned me. They told me, "You better check, maybe he's married already." And I told him, "No, of course he's not married. No, you never know with Filipino men." And I told them, "It's too late." Because I was already too much in love with Serge. Tinanggap ni Maret kanina ang parangal na iginawad sa kanyang asawa para sa kanyang paglilingkod sa gobyerno at sa media. Bukas ng hapon, iuwi ang mga labi ni Raymonde sa Argao, Cebu. Doon siya ililibing sa Linggo ng tanghali. Para sa Bandila, Ron Gagalak.